ang isa sa light attack helicopter ng Philippine Air Force, magre-retiro na nga ba? Ito nga po mga idol ay ang MD-500 Defender na matagal na nagseserbisyo sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang MD-500 series ay isang American family ng light utility civilian and military helicopters. Ang MD-500 mga idol ay dinevelop ng US-500 bilang civilian version ng US Army's OH-6A. Sa series nga pong ito ay kasama ang MD-500E, MD-520N at MD-530F. Ang helicopter nito mga idol ay unang lumipad noong February 27, 1963 at na-introduce naman noong 1967. Sinimulan niya po itong i-produce noong 1967 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 4,700 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators ito mga idol ay ang Belgium, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Finland, Honduras, Hungary, Indonesia, Italy, Kenya, Kurdistan, North Korea, United States at iba pa. Ang helicopter nito mga idol ay pinapalipad ng 2 crew at may capacity pa nga po ito para sa 2 pasahero. Ito nga po ay may habang 9.2 meters, height na 2.4 meters, empty weight na 550 kilograms at maximum takeoff weight na 1,225 kilograms. Ang fuel capacity naman nga po nito ay 61.5 US gallon. Habang ang power plant naman ay isang Allison T63 A5A turboshaft engine. Ang main rotor diameter nga po nito ay 8 meters habang main rotor area naman ay 50.5 square meter. Ang maximum speed naman nga po nito mga idol ay 240 kilometers per hour, cruise speed na 240 kilometers per hour din, range na 330 nautical miles, ferry range na 1,354 nautical miles, service ceiling na 15,800 feet at rate of climb na 2,070 feet per minute. Mga idol, napapabalita nga po ngayon sa Philippine Air Force na magre-retiro na ang mga MD-500 Defender ng ating bansa. Ang mga helicopter nga pong ito mga idol ay nagsimula pa noong Vietnam War bilang light attack helicopter. Ang ilan nga po sa mga armaments ng helicopter na ito ay 4 na TOW anti-tank missiles, 2 7.62mm General Electric M134 miniguns, 4 na General Dynamics Stinger air-to-air missile o MK-44 o MK-46 lightweight torpedoes, gayon din ng 7-shot rocket pads. Ang helicopter nga pong ito mga idol ay dinisenyo sa merkado bilang light multi-mission helicopter na merong improved equipment. Ito nga po ay tailored para sa specific roles tulad ng unarmed observation and armed scout helicopter. Meron nga rin po itong anti-submarine version na dinevelop na may kasamang search radar, magnetic anomaly detector at capability na magdala ng mga lightweight aerial torpedoes. Mga idol, sa hinaba-haba nga po ng pagsiservisyo ng helicopter na ito sa Pilipinas ay siguro oras na nga pong ipagretiro na ang mga natitira pang MD-500 Defender. Ayon naman nga po sa Philippine Air Force ay papalitan nila ng mga bago, moderno at mas malalakas na mga light attack helicopters ang mga helicopter na ito. Sa tulong nga po ng modernization program mga idol ay unti-unting mabibili ng Pilipinas ang mga makabago at malalakas na kagamitan mula sa iba't ibang mga bansa. Papalitan na nga po nito ang mga lumang kagamitan ng Philippine Air Force at ng buong Armed Forces of the Philippines. At kasama nga po dito mga idol ang pagbili sa mga bagong light attack helicopters. Sa kasalukuyan mga idol ay wala pa nga po tayong balita patungkol sa panibagong acquisition project para sa mga light attack helicopters. Pero meron nga po tayong nasasagap na magkakaroon pa ng additional acquisition project para sa mga attack helicopters ng Philippine Air Force. Kaya't posible mga idol na hindi na bumili ng mga light attack helicopters kundi bumili na lamang ng mga purong attack helicopters. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo nang kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!